My God, I hate drugs. Before I read my speech, actually, let me just say a few words about this project and other projects in the entire country. Alam mo, noong mayor pa ako, I've been mayor of Davao at that time for 23 years. But there was a time when I was invited by the Japanese government because there were so many projects lined up for Davao City. And not only for Davao City, but the entire Philippines. So I was there, I was briefed of the projects, and true enough, I was lucky that I was there as mayor to see its completion from the evolving, you know, civil works until the projects are really there for all to use and maybe, you know, let me talk first about Japan. I cannot seem to fathom the love of the Japanese people for this republic. There are so many projects going on in the country and being pushed and sponsored by the JICA, that is the overseas assistance nila. Alam mo, sa totoo lang, past is past. But until now, Japan has continued to help us to the extent that yung ibang ng Davao City, the new highway and bridge and everything, it would seem really that we are a part of the Japanese government. Parang isang probinsya tayo, we are the, you know, being treated as almost a part of Japan that should be developed in due time. Hindi ko lang maano, but I'd like to, the ambassador is here, I'd like to express my gratitude all over again, every time I meet people from JICA and the projects all around the Philippines where I am invited to witness its inauguration or its operability and all. So, even this project, ang bayad is 0.01 and my grace period ka for 12 years. Alam mo, pag ganun ang obligasyon mo, it is really gratis na yan. It's a gift from the Japanese people to the people of the Philippines. Parang wala na yung 0.01. How can we complete that payment in a maybe half of the century? Alam nila na hirap tayo, pero for purposes of really, and it's, but even the Philippines, we have to, you know, collect something, even if it is a token amount, so that everything is recorded and everything can be traced kung ano ang kulang o ano ang mali. That is a Japanese way of really saying that we want to help you. And it's always there. Most of the project, even the Davao Airport bago, kung matuloy, it's almost free. About the only thing that really mattered was Davao was the last to be given or
at our behest na ipahuli lang tayo. That's my daughter who was also a mayor who succeeded me. Medyo nagtampo yan because she wanted Davao to be the first in the during my administration yung mga projects na gagawin. But I told her na, you know, anak, we have to give the allowance to the people. Make my city the last beneficiary. You know, even in the cementing of roads in the subdivision where I used to live with my father and mother, brothers and sisters, it's an old subdivision. I would say that it was the first in Davao. Sinesemento na lahat yan. Pero sabi ko, unahin na ninyo yung ibang daanan, make me the last kung may natira. Ano, prophetic, nagkulang talagang funding because of the changes now of under the new constitution, 3 years na 3 years. Ayun, hindi natapos. So, the road that where my house or our house is located remains to be a dirt road. Pinakita ko lang na last na tayo. And even in the projects, I would always admonish the people, make Davao the last while I am a president. If by fortunate chance, mabigyan kami itong bagong administration, then I would say na salamat because nahuli talaga kami. Ano na, the simple reason really is when you are there, you are the president, huwag mong unahin yung bahay mo. Unahin mo muna yung you fix the house of everybody before yours. That is the matter of delicadeza. Yun ang nangyayari dito. And everybody in the government knows that. Make Davao the last. Whatever it is. So, kagkaligayaan ko lang, if you'll permit me, I will read my speech. Nakain na kayo? Hindi pa 12:30? Marami pa sana ako sabihin, pero, well, again, in the presence of the Ambassador of Japan, Sir, Your Excellency, thank you. Ano yung maingay? Kanina pa yan sa luneta. Basang-basa kami talaga. Because doon sa monumento, there were people there across the road. Hindi naman ako pwedeng tumalikod. Talagang pumunta ako. So, nag-umpisa, natuyo na lang sa helicopter kasi mahangin. Itong buang ng ulan na ito. Kanina pa yan eh. Well, anyway, hindi pa pala kayo kumain. I'll cut short. I'm just giving you my sentiment. Meron pa sana akong gustong iwanan. I'm leaving the presidency. I am on the... Nandoon ako sa puwet na. Marami akong sabihin about drugs and everything na sana I would like to appeal to everybody that drugs, especially the military and the police and the Coast Guard who are here, never give up the fight against drugs. Drugs will kill the Philippines. Malapit na tayo nag-narco politics. There were barangay captains into it and there were the mayors
of the Republic of the Philippines. Sila yun. And when I came to Manila to assume the presidency, daladala ko yung chief of police ko because of yun. Sinabi ko, buksan mo ang records. And to my horror, 6 generals of the police were involved in the trafficking of drugs. And there were mayors and the famous yung sa Usame si Parahinog and Espinosa, ang anak niya nasa kulungan ngayon, he has retracted his testimony against Dilima. Pero okay na lang yan. Alam mo, ito, sa bagay, itong mayor na ito, nag-warning ako noon. Tinawag ko na sila sa Malacanang. Pinasira ko, I did not allow the media to, I did not to say it was ignored. Alam ng mga mayor, kung nandito ngayon sila, sinabi ko talaga sa kanila, being ko sa inyo, do not, baski general ka o put mayor ka, if you destroy my country, I will kill you. Wala akong pakialam kung sinong general ka, sinong cabinet member ka. Tangina ka pag pumasok, kadruka. And when I was mayor, the city was really in shambles, post-EDSA. Crime, criminality, and all. So I was a prosecutor and I ran for mayor. Nag-warning talaga ako. Do not destroy my country. Do not destroy the youth of the land. Because if you do that in my city, I will kill you. Yan dapat marinig ng human rights. But sa the problem that I'm worried, hindi ko sabihin na hindi nila kaya itong income. But what I'm saying is the magnitude. The last shipment na stumbled on by the National Bureau of Investigation and the police and the PDEA, ang tonelada was 12 tons of shabu amounting to, magkano yun, sir? 11 billion, 12 billion. Nandyan ako, alam nila kung anong mangyari. They know that if we walk and we find each other in one corner, alam nila ang mangyari. And yet, nakita na nila eh. They were it. Kasi kung ako ang umabot doon, patay yung lahat. Anak ka nang sabihin ko sa inyo. That is in defense of my country. It was Gloria Arroyo who raised that level issue of yung drugs to the level of a national security issue. Kaya itong police, lahat kayong mga militare kikinig, whatever, my orders are and should be until now and in the years to come, destroy the apparatus of the drug syndicate. In destroying, sabihin ko sa mga human rights, may namamatay talaga. But you must remember na marami akong police, pati military namatay. Especially in Mindanao, when they were trying to dismantle sa Marawi, pati sa in other parts of the country. Marami akong police na disgrasya because of the drug issue. Kaya, when I was president, sabi ko, ganun rin. Do not. Because this is my only country. Yan lang ang problema na kita ko na pinaka
sirain talaga ang bayan natin. I'm warning you, even if I'm just an ordinary citizen, pag nakita ko na ganun kayo, I will find a way to kill you. My God, remember that. Huwag kayong pumasok sa droga, and my orders to the police and the military, continue the momentum. As long as it is done in the performance of your duty and you run afoul or may namatay, at maingay, ako, sabihin ko, I am the one who will assume the full accountability and all. Wala. Kayong mga human, huwag ninyong isali yung mga pulis. Magtutupad lang yan sa utos ko. Ako ang huli ninyo. And itong ICC, the National Criminal Court, hindi tayo member. I am a Filipino. If I will be charged criminally, it should be before a Filipino court. And if there's somebody who will judge me, it will be a Filipino judge. And if somebody will prosecute me, it must be a Filipino prosecutor. The courts are there with our God. There is no failure of justice. Kita mo yung mga sekretary. Pero kayo mga police, pati military, that is my order. And if you said you mapapasubo kayo, if you get into trouble, turo mo lang ako. It was the order of the President of the Republic of the Philippines. Akin yan. Mine and mine alone. So yan ko lang gusto kong iwan. Paalis na ako. Let me, as I said, unburden myself of my hatred sa drugs. If you'll allow me, siguro nag-breakfast kayo ng, I would assume na you had a good breakfast. Alam mo, utang ina yung human rights. Magsabi sila, ito lahat ang namatay ng mga kriminal, utang ina nila. Wala silang, ito, the social disorder. Kaya nga, law and order, the social disorder that the drugs had created. May isang pamilya dyan, may drugista, ubos ang property mo, pag wala nang manakaw sa ibang tao, pag wala na, mag-hold up because of the craving, because there is a monkey on his back scratching his addiction. Yan ang masakit. Ang masakit sa akin, isa pa, pagka tinamaan yung mga bata, there will be a family dysfunction. And there are plenty. So, mag-awa yan, pati mga bata, wala na. Bewildered and wandering in the woods of civilization. Ang asawa, lalo na kakaramihan mahirap, mabuti yung milyonaryo. Ako pa ang magbigay sa inyo. Pero pagkatapos niyan, barilin ko kayong mga yawa kayo. Yung iba, babae, and there are 3 million Filipinos there. Mostly female. Magpunta, I will not name a particular country, but they go to the Middle East to work. And there are certain Arab tribes, not all, na pag ikaw ay nabili sa slave market sa Africa, or you are paid to do the job, rape is part of the territory. And how many Philip? Nakikita mo yung suicide, tatakbo tapos magtalon. Why? Hindi sila makalabas because the doors are locked.
they work sa bahay ng amo nila, tapos doon sa son-in-law or daughter-in-law na bahay, tapos sa bayaw. That's why on the average, kita ninyo 3 hours lang ang tulog. At saka ang, but they keep on sending money, hoping na doon sa mga relative, paaralin mo yung anak ko. They endure the derogation of their dignity. Tinitiis lang nila yan. Ang pagbalik nila, makita nila, they will find out that yung nak nila naging puta na, yung mga into drugs, mga gangster na. Ganun kasakit ang Pilipino. Kaya ako galit na galit talaga. Even if I'm no longer president, pag nakita ko may isang governor o mayor dyan nagdudruga, pupuntahan talaga kita. Pupuntahan kita sa bahay. I've done that several times. Hindi lang ninyo yung election, sabi ko, no oppression, no intimidation. Ilang mayor sinabi ko, naglanding ako sa harap ng bahay niya. Kinausap ko, lahat ng security ko, pinalabas ko ito, malis kayo. Pati yung group commander, yung chief ng presidential security command, pinaalis ko talaga. At doon, binastos ko yung... During the last election, inambus niya. Mariaman eh. Kasi walang nangyari. So yung asawa ngayon tumakbo, inambos. Ang namatay yung pamangkin, yung byuda na yon. Kaya sa TV, umiiyak, Mayor, tulungan mo kami, Mayor, ganito. Mayroong paulit-ulit ng ibang station, sabi ko kay Bong, I'm flying tomorrow or tonight. This afternoon, maghanap ko ng eroplano. Sabihin mo yun sa airport, gamitin ko yung chopper na, kaya pinuntahan ko sila. Ganun ang gawin ko. Pagka naglalaro ka, pupuntahan talaga kita. At sabihin ko sa iyo, pag hindi tayo nakaintindihan, magbarilan talaga tayo. Kasi patayin mo ako, o ikaw ang patayin ko. Mamili ka. Wala akong... Kaya gusto ko iwan yung druga kasi yan ang number one. Okay na tayo sa iba. Corruption, meron man. You know, sabi ko, i-whiff o ba? Kaya mga 5 na cabinet members, hindi lang ninyo na ano, kasi I said, you go quietly. Pag narinig lang ako na may anong, baski piso, sabi mo, you go out. 5, during the 6 years of my journey to the of the presidency, ginawa ko talaga. Hindi lang ninyo alam. Yung 42 pastillas, yun na sa newspaper ngayon, ng isinuspend ng ombudsman, tinawag ko yan sa Malacanian. Nabi ko kay Bong, pastillas, magbili ka ng pastillas po tayo. Pero balutin mo sa loob, ibalot mo yung pera. Tawagin mo yung mga putang ina yan kasi ipakain ko sa kanila sa harap. So nandiyan na Bong, ready na sila. Pinapasok ko. Ang problema, pumasok ito si Guevara. Justice Secretary, masyadong formal yan eh. So, he is a man of integrity. At alam ko, kung madimanda ako niyan, he will testify about the truth. Hindi yan sabihin, i-cover ako. Talagang sabihin niya yung totoo. Hindi, sabi ko, wag na lang. Pero ang ipakain ko talaga sa kanila yung pastillas yung panahon na yun. May isang undersecretary ganun rin. Sinipa ko, tadyakan ko sana sa mukha. Low partner pala ni
Secretary Miguel Diaz sa law office niya. Tinawag ko doon sa ano, kasi gusto ko itapon sa Pasig, tang ina ka. Kasi ano ko yan. So sabihin ko, ikaw na lang ang pumatay. Pang, ganun ako. It's not because that I'm trying to be exhibiting ibrabado here, no. As a fiscal and as a mayor, ginagawa ko talaga yan. Kainin mo talaga yung pera. Pag extortion ka, kainin mo, lunukin mo. Ganon doon sa Davao. Kaya minsan, 2 minutes. Paglabas ko sa Marco Polo, kami ni Bong naglalakad, puntang sakyan, kasi wala nang maparkingan doon sa labas. Yung driver, harap ng Ateneo de Davao University, nagka-parking siya, umiiyak kasi sinaksak daw siya. Eh, maliit lang. Sabi niya, alam mo yung mga kanto-kanto? Yung mga kanto na makita mo na galinya. Kasi kung kawawa naman kasi kung they keep on, you know, roving around the city, ang gasolina, so ang kanila, terminal na lang. Pero ang humamahawak ng terminal dyan, police, pati yung mga gago sa Davao. Kaya yung sabi ko, sino nagsaksya sa'yo? Sabi ko, punta ko. Sinuntok ko lahat ng mga tambay doon. Sabi ko, saan yung nagsaksak nito? Sabi niya, kumakain dyan sa roadside, yung mga pagkagabi nag-sprout. O sabi niya, yan. So, nilapitan ko, kinuha ko yung tray na may ulam pati kanin, hinampas ko sa muka. Kung bakit mo sinaksak? Sabi niya, sir, wala man yan, sir. Ang knife, hawakan mo namin ng ganito. Pagsaksak niya hanggang dyan lang. Eh, sabi ko, hindi yan. So sabi ko, lumuhod ka. Putang ina, lumuhod ka. Hindi, babarilin kita dito ngayon. Sabi ko, maghingi ka na tawad. Dumating itong ABS-CBN. Kinuuna ng footage. Hindi ko alam na ganun man yan magkarga yung mga buang. Dito sa inon. Sa nakaluhod. Kinabukasan, lumabas sa magandang umaga doon sa Davao. Nakita ng nanay ko, tinawag niya ako. Tapos galit na galit. Pag sinabi, tinawagan ng nanay mo, alam ko kasalanan yan. Pag sinabi mo, doon ka kumain, ibang istorya yan. So pagdating ko, heart hearing, 97 years old. Sabi niya, Rodrigo, yan ba ang tinuro ko sa iyo? Pero ano ma, bakit yung pati yung inano, hinampas mo raw yung inano is yung dwarf. Kasi ang kala ng nanay ko, dwarf kasi nakaluhod. Dito lang yung mukha nakita sa kamera. Kinuha ng ABS-CBN. Lumabas sa TV. Kaya tuloy narumamin ang kaso ko sa International Criminal Court. Kapag hindi tayo mag-behave, talagang ganun ang mangyari. Lalo na droga. Yun lang ang pakiusap ko. Do not allow each and every one of you, kasi lalo na itong police pati military. Trabaho ninyo yan. Gawain ninyo yung trabaho ninyo. And do not ever, ever go into track kagaya ng mga general sa dumaan. And to think yung isa doon, run for senator, nagbigay pa ako ng pera because believe ako. Only to find out when I became president that the records of the PNP nandoon sila sa naglalaro ng droga. Kaya sabi ko, di ba, I'm fighting drugs. I never realized that I would be fighting my own government.
pati sa customs, lahat. Kasi ito, pag hindi mo gamitin itong bunganga mo sa Pilipinas, how do you deal with the drug problem? Soft-spoken ka, iho, huwag ka nang... Hindi nadadala yung mga drug lords. Mas mabuti pa diretso. Well, yung couple na udikta doon sa ilero, patay yung mag-asawa. Sila yung naglalaro, pati si Mayor Mabilog. Yung mayor ng Iloilo, tignan mo ang putang inang bahay, parang palasyo. Anak, anak. Sabi ko, tanong siya kay Bong. Bong, galit ba si mayor sa akin? Sabi ko, sabihin mo Bong, siya na ang isusunod ko. Kaya lumayas. Hindi na bumalik. Lalo, anang another 6 years siya. Siguro, pag nanalo yung kabila, he will find a refuge. But this time, kung wala na ako, sabihin ko na lang kay Inday, take over. Ikaw na, kunin mo yung trabahong, biro mo yung Department of Education, maraming bata dyan. So that ever allow contamination dyan. Gumamit ka ng, if you have to do it, do it. Me, I had to do it because nobody would do it for us. Yan ang iniwang ko sa inyo. Sorry for the extra time. I know that you are hungry. Pareho man tayo, hindi na kumain. Sandwich lang, hopya lang ako papunta dito eh. So, tabla-tabla tayo. Mag-uwi na tayo. Maraming salamat. I'd like again to congratulate my classmate. Ito si Tugade, classmate ko ito. He was the class valedictorian sa San Beda, Bat 72 ng kumuha. Kaya kinuha ko, kasi ito, umpisa talaga ito ng, ano lang, sa Delgado brother. Siyempre, bright. Hanggang naging president ng Delgado Corporation. Then he ventured on his own. Hindi mo na kailangan ano, may kickback-kickback dyan. Bilyonaryo na ito. Iba na talaga itong mga bright sa totoo lang. Marunong mag-isip. Tayong 75 lang. Hanggang dyan na. Eh ako totoo, 75 lang. Hindi naman ano. May 76, 77. But on the average from kindergarten, ito si Dominguez ang valedictorian namin. Kababata ko yan. Bright talaga yan. From kindergarten kami hanggang sa Stanford nagtapoy siya. Naging cum laude pa. Ako, putang ina. 7 years sa high school. Kaya kayong mga, huwag talaga ninyo akong lukuhin. Hindi ako, I'm not exhibiting a bravado in public. Far from it, actually. I do not want to do it. Pero yung galit ko, ilabas ko talaga. Alam mo, sa totoo lang, human rights. Sabihin mo sa mga putang inang yan, drop the drug, drop the weapons ng NPA, and tomorrow, Philippines will be like heaven. Pero kung nandiyan kayo, tapos you create a problem, dito you want to set up a government. Anong alam? Kayong mga NPA, this is not to, pati yung kuko ninyo, dudumin, hindi ninyo magkuha ng nail cutter. Paano kayo magpatakbo ng gobyerno? Paano na ang ano? Hopefully, another 2 years, the military will finish the insurgency problem. Wala akong no doubt about it. Ngayon, mahina na. Dabaw, wala na. Hindi ako makapunta noon sa taas because I hunt. Well, noong hindi pa ako presidente, kaibigan kami, kasi mayor eh. Alam mo, mayor, boto lang yan. Hindi yan anong
ideological ano diyan. Pero na presidente ako, sinabi ko sa kanila, this time may linya na tayo. Diyan ka dito ako because as president, iba na ang anyo ko. So, hindi kami nakaintindihan, ay sabi ko, this is patayan tayo if that is what you want. But I was a friend of the NPA. Pero unfortunately, ganun. Pati mainit na ngayon. Mainit, no? Ano? Sige na, paipay yung mga tao. Uwi na lang tayo. And before you say the grace, do not. One of the major problems, headache of the Filipino. There are, alam mo yung nag-surrender dito sa Maynila. Sabi ni Bato, 1,006. Manila lang yun. It did not include the visual picture of the entire country sa addiction. Masisira talaga tayo. Kailangan talaga. Kasi kung magsabi ka lang pakiusap, gaya ng NPA, sige, talk, please talk. While we are talking, they are fighting. Ayaw mag-sispire. Eh, sabi ko, putang ina. Huwag na lang. Pataya na lang tayo. Total, may sundalo man ako. Sundalo ko, may aeroplano. May helicopter kayo. Basi karabaw, wala. Ambisyoso. Well, anyway, I have to read the... Can you wait? It's about 2 minutes. Kawawa na yung mga babae nag walang tulog ito dito. Today we mark another milestone under our build program that gives us a feeling of pride and excitement. I congratulate the Department of Transportation, of course, Secretary Tugade, and his partners for achieving significant progress of the Metro Manila subway project. The major partner is the Japanese government. This will truly help the commuting public, especially those coming from Quezon City going to the Ninoy Aquino International Airport, to experience the convenience and comfort of a fast, efficient, and modern transportation system. It will likewise allow travelers to save much time and energy, thereby giving them opportunities to become more productive and more focused on other worthwhile endeavors. May I express my gratitude again to the Japanese government for partnering with the Philippines to make this dream a reality. I am also grateful to have the Japanese International Cooperation Agency, as I mentioned in my speech, JICA, as an ally in nation building, particularly in initiatives that will benefit our citizens and accelerate our country's economic development. In a few weeks, we will be welcoming the next administration with much warmth and hope that it will build on the foundations we have laid down in terms of infrastructure projects. I now call on my fellow workers in government, especially those who will take on the reins of power and those who will remain once I step ahead of office, to continue to dream and pursue big-ticket projects that will sustain our ongoing economic recovery and realize goals and aspirations of our people. Let us then look to the future with courage, optimism, and confidence as we move forward to a more progressive, robust Philippines. Congratulations to you all. Daghang salamat at mabuhay tayong Pilipinas.